Maligayang araw sa ating lahat. Welcome or welcome back sa panibagong presentation ngayon, which is the Kawasaki KLX 300 SM 2024 year model ito. At syempre, dito pa rin yan sa Good Moto Trading Kawasaki Crib, S.E. Cortez Branch, Mandaue City, Cebu. Anyway, before I forget anything else, ang kanyang cash price is 320,000 pesos. Cash basis ito. Anyway, ang channel natin is nagbibigay ito ng basic informations tulad ng specs, features, at ang kanyang price nito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, guys, at kung sa tingin mo ay swak na swak ito sa'yo, welcome sa munting channel natin. Ako na Show TV, I am Inan, at your service. For today's video, gagawa tayo, guys, ng kanyang specs, features, at ang kanyang price nito. Kawasaki KLX 300 SM natin, 2024 year model ito. Para samahan niyo ko para sa kanyang review nito. Let's go! Yes, tara, unahin natin para sa kanyang harapan. Ayan, you can see para sa kanyang headlight assembly. So for me, inspired pa rin ito para kay Kawasaki KLX 230 SA natin dahil sa kanyang hugis nito. Para sa kanyang headlight cowling naman, walang kanyang headlight lens, naka-stanley ito. Then naka-LED na para sa kanyang headlights. Even na kanyang high beam, din na kanyang low beam. So naka 12 volts, 35 by 35 watts ito. Then ang kanyang turn signal lights, ayan, nakabal pa rin ito, 12 volts, 10 watts, to either sides, left side, then right side. Then decals na Kawasaki, naka color white ito, simply pero romantic tingnan, no? Para kay Kawasaki KLX 300 SM natin. Sana all. Ayan, para sa kanyang headlight assembly. Yes, pagdating naman para sa kanyang front fender, ayan, you can see na pagka-stylish ang datingan nito. Yes, pagdating naman para sa kanyang front suspension, ayan, you can see naka-telescopic fork ito, inverted. Kulay black ang kanyang inverted dito. Then with additional lights reflector dito sa gilid. So naging visible pa rin tayo tuwing gabi. With additional inner tube protector, plastic na plastic, then color black ito. Then laking tulong, laking bagay ito para sa inner tube natin. Iwas talsik ng ano-ano man or mga bato-bato. Then yes, naka petal decks ito with dual piston caliper para sa kanyang preno dito sa harap. While ang kanyang tire size front is 110 by 70 by 17. IRC ang brand gamit nila. While ang kanyang tire air pressure front is 29 PSI. While ang kanyang rim size front is 17 mc by MT 3.00. Yes, tara, silipin naman natin para sa bandang likuran. Ayan, you can see para sa kanyang rear fender. So, naka-color blue ito. Then, katamtaman ang kanyang laki para sa kanyang rear fender. With additional bag ito, no? So, lalagyan ito para sa mga unnecessary needs natin or yung mga belongings natin. And yes, pagdating naman para sa kanyang turn signal lights dito sa likod, naka-bulb pa rin ito, naka 12 volts, 10 watts to either sides, left side, then right side. Yes, pagdating naman para sa kanyang brake light and tail light, ayan, so naka-inspired pa rin ito for me para kay Kawasaki KLX 150BF natin. Then naka 12 volts, 21 by 5 watts ito. While ang kanyang rear fender extension naman, yes, naka matte black ito. Then katamtama ng kanyang laki nito with additional lights reflector tuwing gabi. So naging visible pa rin tayo during night activities natin. Then ang kanyang license plate lights, ayan, naka 12 volts, 3 watts ito. So ilawin ito para sa kanyang holder or para sa kanyang plate number. Then location naman ito para sa kanyang plate holder. So with additional lights reflector, ayan, to either sides, left side, then right side. Oh yes, pagdating naman para sa kanyang tire size rear, 130 by 70 by 17. Yes, IRC ang brand nila, then naka-tube type pa rin ito. It's 17 mc by MT 4.00, naka-spokes. Then ang kanyang tire air pressure rear is naka 32 psi, naka-petal decks with a single piston caliper. Yes, tara, silipin naman natin para sa kanyang handlebar. Dito sa left side, nakaindikit pa rin ang kanyang dimmer switch, high beam, low beam,
then ang kanyang turn signal lights, left side, right side, then ang kanyang horn button, clutch lever. Walang kanyang clutch type is naka weight model DX ito. Walang kanyang handlebar switches dito sa right side. Nandito pa rin ang kanyang engine kill switch, has two position, then ang kanyang throttle grip. Walang bar end ito, then ang kanyang brake lever dito sa harap. Front brake fluid reservoir, naka dot 3 or dot 4 ito. Para sa kanyang handlebar switches. Yes, pagdating naman para sa kanyang metal instrument, naka full digital panel na ito. Then ang kanyang design is na ipagka-rectangular ang kanyang design nito. Ayan, so you can see, no, para sa kanyang LCD, naka-indicate ito para sa kanyang tachometer, speedometer, multifunctions display, odometer. Then ang kanyang trip meter A and V, then ang kanyang clock. Then while dito sa bandang ibaba para sa kanyang LCD, yes, naka-indicate ito para sa kanyang mode button, then ang kanyang reset button. While dito naman is naka-indicate pa rin ang kanyang engine warning indicator lights, then ang kanyang fuel level warning indicator, then ang kanyang coolant temperature warning indicator, then high beam indicator, neutral indicator lights, then ang kanyang turn signal lights indicator. Para sa kanyang instrument panel, naka full digital panel na ito. Then, location naman ito para sa kanyang ignition switch. Yes, pagdating naman para sa kanyang fuel tank. Then, fuel tank capacity 7.5 liters. So, mahababa na rin yung mararating natin para sa kanyang 7.5 liters na full tank para kay Kawasaki KLX 300SM natin. While ang kanyang driver seats, ayan, you can see katamtama ng kanyang laki nito. Then, dito sa bandang harapan talaga, para sa kanyang mga leather nito is napag-rough ito, no? Random ko yung napag-rough niya. So, meaning bagay na bagay ito sa lahat ng mga textures ng mga pantalon natin. Hindi ito dulasin, no? Para sa kanyang driver seats, even para sa kanyang OVR. Tara, silipin naman natin para sa bandang gilid naman, para sa kanyang driver seats. Ayan, you can see Kawasaki. Then, naka-silver ito ang kulay nito. Then, naipagka-smooth, no, ang kanyang textures nito dito sa bandang gilid para sa kanyang driver seats. Ayan, para sa kanyang side view dito sa right sides, tara, silipin natin para sa kanyang fairings nito. Then, para sa kanyang mga parts and location. Alright, dito sa bandang right side pa rin, you can see para sa kanyang decals, KLX, wow, combination color with black, din ang kanyang blue, then 300SM, then naka-stripes pa rin, well, ang kanyang color combination, naka-black, then color blue ito. Simpleng datingan, rugged na rugged looks ito for me. Then, dito sa bandang right side pa rin, para sa kanyang mga pairings, naka-plain blue lang ito. Then, naipagka-glossy blue tingnan ito. Then, additional cover naman. Dito, para sa kanyang muffler, naka-color black. Naipagka-plastic ang natingan ito. Then, ang kanyang muffler naman. Ayan, so, walang kapareho nito, no? Para sa kanyang muffler. So, correct me if I'm wrong. Then, with additional muffler cover. Ayan, you can see, para sa kanyang exhaust. With additional exhaust cover, napagka-stylish pa rin. Alright, so location naman ito para sa kanyang engine oil filter. Nasa bandang right side sa engine natin. Then, para sa kanyang oil filler cup, ayan. So, ang kanyang engine oil capacity, 1,000 ml. With filter change, 1,100 ml. Yes, pagdating naman para sa kanyang brake pedal, metal, naka-plain lang ito. Then, katamtama ng kanyang laki. Walang rubberized ito, no? Walang kanyang rider footrest or foot peg. Then you can see, naka-rectangular ang kanyang design with rubberized ito na makapal. Yes, naka-hydraulic type ito, no? Para sa kanyang brake pedal. Then location naman ito para sa kanyang brake fluid rear. Naka-dot 3 or dot 4 ito. Naka-transparent para sa kanyang brake fluid reservoir. Yes, pagdating naman para sa kanyang swing arm, you can see, naka-color black ito, metal na metal, solid na solid ito, tingnan, para sa kanyang swing arm. With additional rear fender, dito sa bandang likuran, ayan, plastic na plastic ito, color black, while ang kanyang rear suspension naman. Oh yes, para sa kanyang side view, dito sa left side, para sa kanyang decals at mga fairings nito, you can see KLX, then 300SM, combination color with black, then ang kanyang blue. Rugged na rugged looks ito for me. Dito sa bandang kaliwa pa rin, para sa kanyang mga fairings. Alright, you can see, naka plain blue lang ito. Then ang kanyang
additional side cover, no, dito sa bandang kaliwa. Ayan, plastic na plastic ito. Then naka color black. Then location naman ito para sa kanyang coolant. Then coolant capacity 1 liters para sa kanyang full tank, para sa kanyang coolant nito. Yes, padating naman dito sa bandang engine, dito sa bandang left side. So location nito para sa kanyang rear suspension. Then location naman ito para sa kanyang compression damping adjuster. Yes, location naman ito para sa kanyang front sprocket, naka 14T ito with additional cover para sa kanyang front sprocket. Ayan, so location naman ito para sa kanyang gear shift pedal. Ayan, so naka-reverse ito, bilog na bilog. Katamtaman ang kanyang laki nito para sa kanyang gear shift pedal. While ang kanyang gear shift pattern naman is naka 1 down then all up. Then from neutral, 1 down para sa first gear, up ulit para sa second gear, 3rd, 4th, 5th, then 6th. Naka 6 speed ito, constant miss, return shift. Walang kanyang rider footrest or foot pig. You can see, no? Rectangular ang kanyang design with rubberized na makapal. Then side stand. Naka-side stand switch na ito, mga friends or ma'am, sir. Then location naman ito para sa kanyang passenger footrest. Ayan, metal na metal. Katamtaman ang kanyang laki nito. Then you can see with additional chin cover ito. Not fully talaga. Naipagka-stylish pa rin ang datingan para sa kanyang chin cover. So laking tulong, laking bagay para dito para sa mga riders natin. Then ang kanyang rear sprocket, naka 3070 ito with additional chain guide. Oh yes, para sa kanyang specs, minimum horsepower 19.0 kilowatts, 26 PS, 8000 RPM, minimum torque 24.0 newton meter, 2.4 kilogram force meters, 7000 RPM, overall length 2,115 mm, then ang kanyang width 790 mm, then ang kanyang height 1,135 mm. Wheelbase meaning between the distance from the center of the front wheels to the center of the rear wheels 1,435 mm. Road clearance 235 mm. Curb mass 138 kilograms. Engine type, dual overhead cam, single cylinder, 4-stroke, liquid cooled. Displacement, 292cc. Fuel system, fuel injected. Ignition system, CDI. Lubrication system, Force lubrication with sump. And lastly, ang kanyang cash price, 320,000 pesos. Cash basis ito. At syempre, dito pa rin yan sa Gold Moto Trading, Kawasaki Grive, S. Cortez Branch, Mandawi City, Cebu. Welcome sa munting channel natin. Ako ni Show TV. I am Inan, at your service. Matsalam.